Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, "Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, isang taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng diyos-diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasin ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis yang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak sa templo sa Jerusalem, ay doon ko'y bibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Aleluya, aleluya. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Yesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sumagot si Yesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama?
Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayunmay, hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.